And palagay mo ba, sir, it's really all about the budget? The reason why our students are faring poorly in math, in English, in science, ito ba ay dahil sa budget? Dalawang bagay po, no? Una, sa budget, kasi ang nangyari po talaga, large size classes ang nangyari. Walang sapat na resources, yung libro natin until now wala pa rin kasi walang sapat na pondo, no? Yung ating mga classrooms ay hindi conducive for learning dahil hindi wala ding sapat na pondo for repairs and for construction of new school buildings. At yung pangalawang bahagi po niyan ay yung curriculum natin. We need to revisit the content of our and update room. Tama po, update, no? Kasi nakakakuan eh, problema tayo. Bakit sabi mag-K-12 tayo para globally competitive tayo? Eh bakit po sa study ng World Bank, 80% ating mag-aaral ay lagpak, no, sa mga key areas ng ating education. So it's not about 10 or 12 years, no? It's about how do we handle or how do we implement the content or ano yung content ng ating itinuturo. All right. Would you say our K-12 actually fulfilled its purpose? Because the reason K-12, right, was pushed was actually so that after you graduate grade 12, is you're skilled enough to go to work. Well, sa report po na nakuha natin. That was the vision. Yeah, that was the vision and the report to us after graduating for K-12, our learners and our graduates are still asked to get an additional training programs, no? Kasi talagang hindi ito maabot, no? Kasi ang nangyari sa K-12 natin, 'di ba, technical vocational yung focus, eh hanggang theory yung pagpa-practice ng bawa sa mga laboratorio because we don't have the facilities. Pangatlo, dito na problema natin ay hindi talaga totoo na nabigyan ng options yung ating mga kabataan kasi ilang schools lang ng senior high school yung binuksan natin at kung ano yung available na program ng DepEd, mapipilitan yung mga bata na pumasok doon. And then many areas ay general academic yung program, no? So wala yung sabi nilang STEM for you to be skilled and equipped para makapunta ka abroad. Tama po, no? Kaya talagang until now, we lack teachers sa senior high school, ha? At naging problema po ito ng ating mga schools. Kaya nangyari, hinihiram yung mga teachers sa junior high school, pinagtuturo sa senior high school. Oo. So clearly, Vice President-elect Sara Duterte has a lot on her plate. That's one thing for sure. Yes po, at hindi po ROTC ang unang problema na kailangan solusyunan. Let's solve the problem of learning loss, learning poverty, and yung quality and access to education. This is the primary problem that we need to address. Oo. Eh paano po yun before we go? Because I spoke with Congressman Joey Salceda and he said it looks like building patriotism for the youth is one of her priorities. And there was that suggestion of a mandated military service. But ang tanong ko, how would you do that? How would you instill patriotism for the youth? Basic po sa amin, no? Patriotism can be instilled by reinstituting the teaching of history to the junior high school. Na ibalik po natin ang pag-aaral ng ating kasaysayan. Aralin natin ang ating kasaysayan ng bansa. Aralin natin kung paano tayo naging Pilipino. Aralin natin kung paano Ibig sabihin ba, sir, pasensya na kayo because obviously, nung panahon ko po, may history. Ang kapal ng history book namin noon, pero are you saying now in junior year, wala ng Philippine history? Philippine history po ay nasa elementary lamang po, no? And you know, when you teach history, it lacks depth. So we are really fighting for this na maibalik yung pag-aaral ng kasaysayan ng bansa, no, sa ating junior high school, kung saan nasa mid-year yung ating mga kabataan na mas makakapag-isip sila ng maayos, madadigest nila ng maayos yung mga mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Oo. Well, she's already said that there will be no historical revisionism. What do you make of that statement? And are you optimistic that that promise will hold true? Nakabantay po kami. No? And we are ready to release materials also to correct if there are any attempts for historical revisionism or historical distortion. All right. On that note, thank you very much, sir, for joining me today. Thank you. Thank you very much.